guys. Ang vlog na ito guys, ay ipakita ko sa inyo yung paggawa ko ng dinner ng aking husky na aso. So ang dinner niya guys ay meron tayong patatas at saka kalabasa. So hugasa natin ng maigi, tapos ko na siyang hiniwa guys. Hugasa natin siya ng maigi para safe ang ating alagang aso. First time ko din mag-alaga ng aso guys, kasi binigay ito ng aking kaibigan at gustong gusto rin ng aking anak, so tinanggap ko na. Pangalawang beses na siyang nag-recommend sa akin na bigyan ako ng aso. Yung una hindi ko tinanggap kasi alam kong para kang nag-aalaga ng baby kapag mayroon kang aso. So, hindi ko na muna tinanggap nung una. Ngayon, dahil malaki na rin yung anak ko at gustong-gusto niya talagang magkaroon ng aso. So, ito. Ang ginamit ko palang tubig ay mineral guys, hindi yung tap water, para safety siya. At siguradong malinis. At ngayon, pakukuluan na natin siya ng mga ilang minuto. Sandali lang to kasi patatas at kalabasa lang yan. Yan. Mga ilang minuto lang yan guys. Napakahirap mag-alaga ng aso. Matrabaho. Ngayon magpapainit ako ng tubig. Magpapakulo ako ng tubig guys para pang banlaw sa kanyang yung pagkakainan. Ayan, meron siyang kutsara tinidor, diba? Parang tao. Kasi yung tinidor, guys, yan yung gagamitin ko pang pang durog sa patatas tsaka kalabasa. Minsan nilalagyan ko rin yan ng iniiba-iba ko rin yung gulay niya, guys. Nilalagyan ko rin, pinapakain ko rin siya ng carrots, ganyan, sayuti, iba-iba. Hindi palaging kalabasa at saka patatas, iniiba-iba ko kasi pag palaging napapansin ko, pag yun lagi yung ginagawa kong pinapakain sa kanya, nagsasawa din siya guys. Tapos mapili siya sa pagkain nung una. Ngayon, bumili ako ng vitamins din para sa kanya. So, ngayon, matakaw na siyang kumain. Kaya mabilis siyang lumaki. 4 months pa lang yung aso na yan, mabilis lumaki. Tsaka husky din, yung mga malalaking aso talaga yan. So, ayan, kailangan sabunin ng maigi guys, para hindi sila magkakasakit, dahil yung vet niya nagsabi na mayroong mga sakit ngayon sa aso na parvovirus. So para maiwasan natin yun, hugasan natin ng maayos yung kanilang pinagkakainan. Pagkatapos niyang kumain, tinatanggal ko na kaagad yung niya, pinagkakainan niya, tapos hugasan. Hindi ko iniiwanan ng matagal yung pinagkainan niya doon guys, para alam niya yung pag ayaw na niyang kumain, pag hindi naman naubos guys, talagang tinatanggal ko. Hindi ko iniiwanan doon yung pagkain na isipin mong kakainin niya na lang yan mamaya. Hindi, para alam niya na yung oras ng kain. Ayan. Sinasabon ko yan ng maigi. Dati guys, nandidiri ako maghugas ng pagkainan ng aso. Pero ngayon, dahil ginawa ko araw-araw, so nasanay na rin. Ginagawa rin yan ng anak ko.
pag busy ako, siya yung maghuhugas ng pinagkainan ng aso niya. Tuwang-tuwa naman siya maghugas, guys. Nakakatuwa yung may mag-alagang aso. So, ayan, lagyan na natin siya ng mainit na tubig at ibabad natin yan ng mga ilang minuto. Nakakawala ng stress, guys, yung mag-alaga pala ng aso, guys. Nakakatuwa talaga. Tsaka ang bait-bait ng aso na to. Mabilis lang siyang turuan. Tinitraining ko siya. Nag-download lang ako. So, ayan. So, anuin na natin, dudurugin na natin yung ano. Kalabasa tsaka patatas. Ganyan, dinudurog ko siya, guys, dahil puppy pa siya, malaki lang siya na aso, pero puppy pa yan, 4 months pa lang siya. Tapos yung kanyang dog food, beef, dahil wala nang ano, naubos na yung ano niya, pedigree. So beef lang yung ano niya, dog food. Nilalagyan ko rin ng mainit na tubig. Binababad ko ng mainit na tubig para hindi siya masyadong matigas. So, ayan. Nakababad na yan ng mainit na tubig, guys. Ayan. Hinahalo-halo ko lang ng ganyan. Pero yung vitamins niya, sa umaga ko lang nilalagyan. Hinahalo ko sa kanyang pagkain. Ganyan, halo-haloin lang para malambot, mabilis niyang maubos dahil hindi pa siya pwede sa mga matitigas. Tapos ngayon, lagyan ng konting atay. Yung pagpapakain ko ng aso, guys, ay ano, tinatansya ko lang. Huwag masyadong marami yung katamtaman lang dahil hindi nila nauubos. Ayan. Kaya katamtaman lang yung ano ko, pinapakain ko sa kanya. Nung una tong aso sa akin, nagtatai siya, guys, dahil nasubrahan pala siya ng ano, pagbigay ko ng pagkain na bigla yung tiyan niya. Kaya sabi sa akin ng vet na huwag masyadong maraming pagkain dahil nabigla yung tiyan niya kaya siya nagtatae. Ayan. So, ihalo natin ulit sa kanyang pagkain. Ganyan lang, iba-iba lang yung pinapakain ko sa kanya. Matakaw siya sa atay, sa chicken breast. Matakaw siya niyan sa manok. Tapos, giniling. Yan, gusto niya rin yung giniling. Iniba-iba ko lang yan, guys. Alternate ko lang yung mga pinapakain ko sa kanya. Kasi madali silang magsawa. Aamoy-amoyin na lang, hindi na nila kakainin yun. Nakakatuwa, lalo na kapag makita mong inubos nila yung hinanda mong pagkain para sa kanila, tapos makikita mong busog na busog sila, ay nakakatuwa. Kaya pala yung iba eh, halos hahalik-halikan na yung mga aso nila kasi ngayon na-experience ko na talaga kapag may alagang aso. So ayan na siya, guys. Ayan, oh, hindi na makapaghintay. Nakita na ang kanyang pagkain. Si matakaw yan. Naging matakaw dahil sa kanyang ano, vitamins.
Tapos minsan din nilalagyan ko ng ano. Ay minsan nilalagyan ko rin yung ano niya guys, yung pagkain niya ng moringa powder. Or yung ano, dinurog na dahon ng malunggay. Nahaluan ko kasi yung dahon ng malunggay ay may antibacterial din daw yun. So maganda rin para sa aso yung moringa powder. Diba? Matakaw na siya. Yung isa niyang vitamins, LC Fit yata yun, yung pinakauna niyang vitamins, 3 times a day ko pinapainom. Yan. Ubusa, busog na ikaw, Blossom. Galing mo naman. Sige, simutin mo pa. Ikot siya. Sisimutin niya yan, guys. Nayupi na yung ano mo, kainan mo. Simutin yan. Sarap. Sarap, sarap. Wala na. Inom ka na, tubig. Inom ka na. Ano, busog na. Busog na ikaw. Yay! Busog na Blossom. Ano?